Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Good morning, good morning! Magandang umaga, Southern Zone! Hello, lalawigan ng Batangas! Martes na po ulit, a 18 sa buwan ho ng Abril taong 2023. Mustasa! Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan ngayon. Tulad ng ating laging panalangin. Ano ho? At syempre, nasa na ba yun? Nawala. Good morning, Ma'am Jen. Good morning po. Good morning, June. At good morning sa mga nakatutok sa ating biyahe ngayong umaga, sa ating magigiting na kababayan Batanggenyo at mga suking tagapasada. Yan. Samahan niyo po ulit kami ngayong umagang ito sa muling pagpasada ng inyong biyaheng Kapitolyo para maghatid ng mga balita at impormasyon sa Tuesday edition ng ating opisyal na programang pangradyo ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. At live and alive pa rin po tayo via the live streaming sa ating Facebook page sa Batangas PIO. At syempre, sabayan pa rin po tayo napapakinggan sa ating mga radyo sa himpilang Air 91.9 FM. So batiin natin ng magandang umaga lahat ho na nakasubaybay sa ating programa. Siyempre batiin po natin ng good morning ang ating Governor Dodo Mandanas. Magandang umaga po at ang ating Provincial Administrator Sir Willie Racelis. Magandang morning po. At magandang umaga po sa ating Provincial Information Officer Ma'am Abel Bihasa. Magandang umaga po sa ating Vice Governor Mark Leviste at siyempre sa ating mga iginagalang na board members. So sa ngalan nga po ng ating ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem kapag araw ng Tuesday. Muli ito po si June Magnaye. Sa ngalan po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Jenny Asilo Aguilera. At muli mga kaibigan, ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng ating pamahalaang panglalawigan ng Batangas. Halina po at muling sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Alas 9.32, muli ho nating pasalamatan ng ating amang lumikha sa panibagong araw na muli niyang ipinagkaloob sa atin. Tunghayan po natin ang isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli pong ihahatid ng ating kasamang si Millicent Ramos. Magpatawad. To love is to forgive. Pagkamahal natin ng isang tao, mas madali nating mapatawad. Pag iba ang may atraso sa iyo, sinisingil mo. It is not enough to say, I forgive you. Pero lumayo ka na lang sa akin at huwag na tayong magkita ever again. No, you forgive to able to love again. Kasi love is the cornerstone of your faith and the distinctive by which you will be known. Therefore, and turn hatred into love. You make peace with people not only to stop all your troubles, but also could begin to love again. And why does not Jesus want us to love? First, because people need it, especially when they don't deserve it. Ang tunay na nangangailangan ng pag-ibig ay hindi yung mga kaibig-ibig,
kundi yung mga hindi karapat-dapat mahalin at yung mga talagang gutom sa pag-ibig. Wala naman siguro halos nagmamahal sa kanila. Sino ngayon ang mas nangangailangan ng pagmamahal? Diba sila? And second, Jesus wants us to love not only because we need it. We were created by God to love because God is love. Everybody has so much love to give at pag hindi ito naibigay, parang sasabog na bulkan yon sa loob ng iyong dibdib. Marami tayong pag-ibig na gustong ipahayag at ipadama, kaya dapat buksan natin yung mga avenues. Hindi tayo inuutusan ng Panginoon na magpatawad para tayo ipalugi, kundi para makinabang ang ating papatawarin at makikinabang din tayo. For you, forgive other people what they sin against you. Your Heavenly Father will also forgive you. In Jesus' name, Amen. Muli, Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Magpatawad. Yun ang iyong titulo ngayong umaga, Isen. Yes, Kuya John. Ikaw ba madaling magpatawad ng kapwa mo? Ano, yun nga sasabihin ko sa iyo, patawarin mo naman ako. Baka naman ako ay mapapagpasensyan. At least humihingi ka ng tawad. Kahit hindi humihingi ng tawad, may Isen, ay patawarin na natin. Yes. Yung lagi kong sabi, Isen, kapag meron tayong kumisan nagagawang kasalanan na hindi natin alam na nakakasakit tayo sa kapwa. Yes, Kuya John. Nobody's perfect. Lahat tayo nagkakamali. Wala namang talaga tao na walang pagkakamali. Yun ay minsan ay hindi natin nga alam na tayo nakakasakit ng damdamin, yung salita na medyo ano, pero yung pala'y nakasakit na tayo. At ako'y humingi na rin ng kapatawaran sa mga taong nasasaktan mo ko. Na hindi ko alam. O, sige, pinapatawad na ito. Yes, Kuya Jude. Amen! Tapos ang sabi mo pa doon ay ginawa ng Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon para magmahal. Yes, Meron ka bang bagong minamahal dyan? Hindi. Kahit nilan, hindi pa rin ako nagmabango ng minamahal ko. Siyempre, ganun tayo magmahal eh. Kung sino yung nasimula nating mahalin, yung pa rin ang mahal natin ngayon. Hanggang ngayon. Siyempre, ang pamilya natin, una ang Diyos, ang ating kapwa, ang ating pamilya, at saka siyempre lahat ng ating mga kasamahan dito sa ating trabaho. Kahit ang trabaho natin, kailang mahalin natin dahil para tayo mabuhay, di ba? Siyempre. So, yung mga inikutan mo kapon, baka may mga babatiin ka. Yes! Good morning po, Lalawigan ng Batangas. Good morning po sa lahat na nakatutok ngayong umagang ito. Siyempre, magandang umaga sa lahat ng mga MIOs, lahat ng mga kapulisan, mga fire department, yung taga-fire, na talagang inikot namin dyan sa buong distrito. Ay, good morning po. Unang distrito ng Batangas, talagang Kuya John, inikot namin at tinapos natin. Siyempre, pagkakataon natin na makalabas at dahil ng, siyempre, alam mo naman, sasakyan natin, limited. So, kailangan, bago dumating si Miss Jen, Miss Jen, welcome back talagang. Nagbakasyon lang tayo, Millicent, ng 4 na araw. Mukhang na-refresh naman tayo ng konti at na-relax ng konti. At siyempre, back to work as usual. Sa First District kayo napapunta ka po nun? Oo, Kuya John, at marami nakausap natin yung mga 8 MIOs natin dyan sa First District. So, ibig sabihin, galing kayong Balayan, Tuwi, ganun? Yes, Balayan, Tuwi. Nasugbu, Kalatagan. Lian. Ang layo-layo talagang parang napagod si Hans sa amin. At sa isang bayan ay 3 yung pinupuntahan namin. Siyempre, ang Office of the Mayor, ang MIO, ang mga kapulisan, at saka ang fire. At doon ay nangumusta kami, Licent, at medyo nag-update tayo. At halos marami silang mga update. At siyempre, ngayong buwan ng Mayo, magkakaroon tayo ng maraming fiesta and foundation sa mga lalawigan ng Batangas. Kaya Kuya June, meron tayong mga konting na-update sa kanila at nag-imbita rin naman tayo kung sakali kung kanino man tumapat yung mga imbitasyon natin sa kanila. So, katulad ng Kalakatsyara, mangyayari ngayong Mayo. So, abangan po natin ang mga updates natin dyan sa lahat po ng bayan dyan sa unang distrito ng Batangas. Yun, nagutom naman ako sa yes. Tsara. No? At kahapon, dahil nga may mga bilin ding atsara, ang Tita G, yan, bumili rin kami. Tapos punta rin kami ng Balayan, ay bumili naman ng pastillas na bilin ni Makmak. So, umikot-ikot po kami at bumili ng ilang mga delicacies ng mga bayan ng lahat ng iyaan. At para siyempre, minsan lang nang tayo nakapunta. Kaya minabuti natin na pasyalan din natin ang palengke.
Yun, namili. Yes, namili so, rin. So, thank you, kaya, Isen. Kaya Kuya June, inabot kami ng alas 7 at sobrang pagod na ata ni Hans ay at nainip din sa amin si ano, si Alexa. At inabala ko rin siya na ako ihatid. Kaya maraming salamat, Alexa, sa iyong paghatid sa akin. At yun nga, lagi pa rin bili ni Governor Mandanas, hugas iwas mask. Mag-igat po tayo palagi, magdasal po tayo palagi at magdala ng payong, tubig at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Isen. Thank you, Kuya Jun and Miss Jen. Yun. Miss Jen, alas 9:39. Sabi ni Sister Isen, eh, welcome back. Salamat sa iyong pasalubong. Ha? Naku, nasabi ko pa, ako lang may pasalubong. Oo. So, good morning sa ating patrol ng Kapitolyo. Binson, good morning. Yan, good morning po, Sir Jun and Ma'am Jen. At good morning po sa lahat ng nanonood sa ating Facebook live streaming. Yan, unang-una po ay pagbati ng magandang umaga kay Tita Nitz Lapa. Good morning po sa inyo. Nanonood din si Ornal Tabares Jr. Good morning. Kay Tita Nilda De Villa, kay Sir Rogelio Aguirre. Good morning po sa inyo. Ito kay Sir Oti Magnaye. Watching at nakikinig daw po sila from Ottawa, Canada. Ay, speaking of OT Magnaye, kanina'y nag-message yan sa akin at isinend yung pasasalamat ng ating mga kababayang yung mangisda diyan sa bayan ng Lemery, Kalaka, Bawan, Balayan. Nagpapasalamat sila kay Governor Dodo Mandanas, kay Dr. Rod Bautista ng Agriculture at kay Colonel Chito Malapitan na kumbaga nagbigay ng panahon para dinggin yung kanilang mga karaingan. Ngayon daw ay sila nakakapangisda na ng may ang tawag dito, ng may napayapa, ano, ng walang takot yung mga mamumukot diyan sa mga bayang nabanggit ko. At nagpapasalamat din daw sila na sila ay nang magpunta rin at magparating ng hinaing sa ating governor. Eh, pag-uwi, may dala daw groceries at saka ang tawag dito, bigas. Nagpapasalamat siya dahil malaking tulong daw yun sa ating mga kababayan. Lalo tigit itong ating mga kapatid na mga isda diyan. Yan, syempre kasama rin po natin sa ating live si Tita Shirley Balmes. Nanonood din si Jane Ilarmo. Yan, si Chris John Lindo Naguda. Good morning po. Tita Nenet Ona. Kay Sir Brian, good morning. Kay Tita Lota Lailo. Ito from Miss Cheryl May Makuha Halili. Pinapatawad ko na kayo, Sir June. Yan. Pinatawad na ako. Yan ang ano, hindi mo alam na nasasaktan mo at nasasaling mo ang kanyang damdamin. Ah, ganun? Itong batang ito naman. Sorry naman ang mama eh. Yan. Andyan din po si Ma'am Belen Lontok. Si good morning Ma'am, po. Yan. Evelyn Alvarez. Yan. At Tita Ella Kayabat. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Evelyn. Miss you, miss you. Batiin ko lang ng happy birthday yung mga nagdiriwang ng karawan ngayon. Unang-una si Pastor Igle, si Ira Chavez, si Let Candor diyan sa Talumpok Silangan. At syempre yung aking tiyuhin, happy birthday in heaven para tiyo ito, Perfecto Briones. At si ang aking inaanak, John Alexa Marie, happy happy birthday. Si Dr. Benny Achensa, nagdiriwang ng karawan noong 16. At ito, special mention nga pala ito. Happy 24th anniversary kay Talits Agustin, kay Lita Agustin diyan ho sa Barangay Dagatan, Taysan, Batangas. Happy anniversary kay Bitoy at kay Lita. Ano? Naway patuloy na mag-init ang inyong mga pagmamahalan. Yon. Naman. So, sa ating pagpapatuloy ng ating programa, Miss Jen, noong 14 ho ng Abril, noong nakaraang linggo, ay masigla pong nakilahok ang iba't ibang kooperatiba sa lalawigan ng Batangas sa kanilang isinagawang 44th Annual Regular General Assembly ng CUB o yung Cooperative Union of Batangas. Sa nasabi pong pagtitipon, ginabayan po ng temang Investing in Growth for the Benefit of Everyone, nagbahagi po ng kaalaman ang ilang kooperatiba at pribadong kumpanya sa mga miyembro po ng CUB na magiging gabay sa pamamalakad po ng kani-kanilang mga organisasyon. Nagkaroon din po ng pagkakataon upang talakayin ho at aprobahan ang report ng kooperatiba kabilang po yung panukalang budget para sa taong 2023 at yung paghahalal po ng mga direktor at komite. Samantala, binigyang pagkilala naman po ng CUB, si Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office Head Ma'am Celia Achensa para sa kanyang walang pagod na pagsuporta sa mga programa at proyekto ng kooperatiba sa Batangas. Ang Cooperative Union of Batangas po ay isa pong secondary cooperative na binubuo po ng mga kooperatiba sa lalawigan
na naglalayong matugunan ang pangailangan po ng bawat isa para mas sa mas ikaunlad po ng kanilang sektor. Yan, June, ito naman na miss ko to. Ito yung mga ini-announce natin nung last week. Ano? Nagpatayuga na nga ang nagpagandahan at naging malikhai ng mga kalahok sa ginanap na Batangas Kite Festival noong ika-16 ng April 2023. Ito ay ginanap sa Batangas Provincial Sports Complex. Diyan po sa Barangay Bulbok, dito sa Batangas City. Ang nasabing aktibidad ay hatid ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa pakikipagtulungan at pakikiisa po ng Papagayong Batanggenyo Group. Nakaisa at sumaksi sa aktibidad sina 5th District Board Member Claudette Ambida at Arthur Blanco. At tinatayang nasa 131 na mga papagayo na entries ang nakilahok mula sa iba't ibang kite associations at kite enthusiasts sa lalawigan ang nagpataasan at nagpagandahan ng kani-kanilang mga disenyo ng papagayo. Yan, siguro June ay dapat i-update natin yung mga nagwagi dito. Alam mo, sa totoo lang, habang nagsasalita ka dyan, hinahanap mo. Hinahanap ko yung mga nanalo, yes, kinuha ko sa tourism. Ito, banggitin ko lang yung ilan. Okay, yan, June. First place ay si Mark Perez ng Lungsod ng Batangas at tumanggap ng 10,000 at saka certificate. Si 7,000 naman ang tinanggap niyang second place na si Ronilon de la Cruz ng San Bayan Ho ng San Jose. Ang third place na tumanggap ng 5,000 at certificate ay tagalunso din ng Batangas si Jan Paul Javier. Ito yung sa pagandahan. Sa kategorya ng pagandahan. Sa patayugan, itig sa 10,000 piso naman ay nakamit ni Pablito Paradilla ng Lungsod ng Lipa. Ang San Jose ay second place din na tumanggap ng 7,000 si Darwin Obias. Meron din tayong on the spot kite making category na pinanalunan ng tagalungsod ng Batangas si Jan Paul Javier din na ba nakailan na ito? 10,000 rin. Third place siya sa una ko, di naka 15,000 nugget siya. Yes. Talagang binilang ko. So ang daming category, Miss Jen. Ano, merong small kite category, may biggest kite at meron ding mga best team award na nakuha naman itong sa kasamahan natin sa PACD si Louie. Louie Cruz. Okay. Merong crowd choice na inuwi naman ang tagabayan ng San Nicolas. At meron pang mga Youngest Choice Award. Ano, yung mayroong pinakabata na nagpalipad ng papagayo. Oh. Sa June, siguro mamaya, ngayong araw na ito, dapat ay maipakita natin sa kanila at maipost natin yung mga nanalo at saka yung mga itsura ng mga papagayo na nagwagi. So may assignment ka ngayon. Bagamat ako talagang gustong-gusto kong pumunta. Anyway, yung ipinost natin na matatagpuan nyo sa Batangas PIO, talaga hong nagagandahan yung kanilang mga papagayo. At saka congratulations sa ating mga kasamahan sa tourism, sa Provincial Tourism Office, at saka doon sa mga nagwagi at hindi rin nagwagi at lumahok. Maraming salamat po in behalf po ng ating provincial governor, yung kung sino yung head ng ating tourism ay napakasaya naman Vinson, June, dahil 131 na papagayo, kung tutusin, kung ito ay makikita mo sa kalawakan, ay napakaganda naman talaga at makukulay, di ba? Yun. Samantala, pinangunahan naman po ng Batangas Provincial Jail ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas kahapon, 17 ng Abril, 2023. Sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City. Samantala, binigyang pagkilala ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas, kasama ang mga board members ng Sangguniang Panlalawigan, sina Attorney Lea Carissa Quiliza ng Office of the Sangguniang Panlalawigan at Attorney Aldris Salin Castro ng Office of the Provincial Legal Officer sa kanilang pagpasa sa 2022 bar examinations. Samantala, nagpapatuloy po yung pamamahagi ng financial assistance sa mga eskolar. Ito ang ating educational assistance dito po sa Kapitolyo para ho sa ikalawang semestre ng academic year 2022-2023. Kahapon, April 17, dito po yan sa loob ng Kapitolyo. Nasa 2,818 mga mag-aaral ang nabigyan po ng tulong pang-edukasyon na aabot po sa 10,000,000 piso sa kabuuang halaga. Dagdag pa po sa tulong pinansyal, sa kauna-unahang pagkakataon, Miss Jen, nakita ko yung mga scholars na tumanggap din ng pagpasang bigas. So nakakatuwa naman
dahil hindi sila makakapunta agad ng mga papunta diyan sa mga malls dahil nakakuha ng kanilang nakakuha ng kanilang educational assistance, ay magmo-malling sana, ay may bitbit na grocery at pero yun ang iba diyan ay may klase din, kaya bitbit nila sa school. Ayan, at samantala, inaprubahan naman ng sangguni ang panglalawigan ng Batangas kahapon sa kanilang 16th regular session ang pagkahirang kay Mrs. Florita Sila Chica. Yan, department head na po ang dating assistant department head po ng Provincial Social Welfare Development Office ng pamahalaang panglalawigan ng Batangas dahil nga po retired na po si Ma'am Joy na dati nating PSWDO head. Formal na sinang-ayuna ng mga sangguni and board members ang pagiging hepe ng dating PSWDO assistant ka sa inisyatibo ng Committee on Human Resources and Development na pinangunahan ni First District Board Member Carlo Romana Rosales. Congrats po, Ma'am Flor. Congrats po. Yan, at para naman po sa mga upcoming events ng Provincial Government of Batangas mula po sa Provincial Health Office, sa ngayon po ay nagaganap ang Dental Mission sa Tingloy na magtatagal hanggang sa April 21, 2023. Sa April 19 naman po or bukas, magaganap po ang mass blood donation sa San Jose. Mula naman po sa Provincial Veterinarian Office. Mula po April 21 hanggang 23, magkakaroon po ng anti-rabies mass vaccination and spay and neuter for dogs and cats sa Tingloy pa rin. Mula naman po sa Provincial Public Order and Safety Department. Mula po ngayong araw hanggang sa 24, April 24, magaganap ang distribution of first quarterly honorarium for the Chief Barangay Tanod of the Province of Batangas. Ngayon yata simula niya. Yan, sa ngayon pong araw ay sa Lipa at Alitagtag. Bukas naman po, April 19, Balayan at Nasugbu. Sa April 20 naman po, Laurel at Tanawan. April 21, which is holiday. Yan. Tamang-tama. April 21, Ibaan at Rosario. At sa April 24 naman po, ay sa Lubo at Taysan. Yon, speaking of holiday, ano, eto Chris Di Maala, makinig ka? Yan. Nanonood daw siya ngayon. Mm-hmm. Dahil sa Webes hanggang sa Biyernes. Ay, holiday? Ay, holiday ng Biyernes? Oo, yan. Yon, akala ko yung kililiuhin itong si... Pakinggan ninyo to. Mag-ipon ho kayo ng kuryente, lalo't sa gabi, magpalamig na kayo. Dahil alas 10 ng gabi, kung kailan tutulog na kayo, hanggang alas 3 na madaling araw, ay hindi patay yung electric pan. Pati aircon. Pati aircon. So ito naman ay dito lang sa may itong bahagi ng San Jose Ibaan Batangas Road, diyan ho sa Star Tollway. Kasama ho dito yung Camellia Atienza Subdivision, Don Mauro Compound at Sitio Ibaba sa Barangay Tingga Itaas at Tingga Labak. Dito ho yan sa lungsod ng Batangas. Bahagi po ng Tingga Itaas Road sa Star Tollway. Kasama po ang Annalyn Subdivision, Gerason Subdivision, Mercedes Homes at Sitio Silangan sa Barangay Kuta, Kumintang Ilaya, Sorosoro Ibaba, Sorosoro Ilaya, Sorosoro Kalsada at City Proper. Yun ito yan, Thursday. Sa Thursday ito, anong oras nga ito? Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 na? Hindi, parang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 3 na madaling tapos araw. Tapos sa Friday... Yun din. Yun na yun. Kasi Webes ng gabi. Kaya dalawa. Sakop. Okay, ganun. So, yan ay 5 oras. Medyo iinit ho ang kumbaga, biglang mag-aalansyangan. Buksan na lang ho ninyo inyong mga bintana. Ano, at meron daw hong ginagawang pagpapalit ng mga poste at installation ng facilities ang Barangay Tinggalabak, ang Miralco. Diyan ho sa nasabing mga barangay. Masyado makulit yun. Nasa na? Si Jaina! Uy! Jaina! Ano sinasabi? Pa-shoutout po sa maririkit. Maririkit talaga. Na admin girls. Si Jaina, ang aking inaanak na si Bergie at si Precious. Oo. So, balita ko, meron kayong papinindot diyan. Papinindot diyan. Dahil may lipatan daw. Baka naman na makakarating dito. Baka makakarating diyan. Oy, baka naman. Baka naman. Andiyan si Eric, pwede niyong ipadala. Oo nga. Alas 9:53. Miss Jen, kahapon ay tayo'y napapunta sa TESDA sapagkat gusto ko rin naman maghatid ng magagandang impormasyon sa ating mga kababayan na lalo't higit yung mga wala pang trabaho o wala pang ginagawa sa panahon ngayong summer,
Meron ho tayong mga scholarship at mga kurso din ho, mga pagsasanay din sa testa. Ano ho, para sa dagdag kaalaman. Kanina nakakwentuhan ko si Lyndon, Miss Jen, yung palang kapatid niya. Pagka-graduate doon, ay ilang kumpanya na pagtrabahuhan dito, ngayon ay nasa Japan. Di ba? Oo. Siya ay nagtapos ng welding din eh, sa TESDA. Napakaganda talaga sa TESDA. Kaya tayo ay nakipag-ugnayan sa provincial director ng TESDA Batangas, si PD Jerry Mercado. Magandang umaga po, PD. Magandang umaga naman, Kuya Jun. Kumusta po ang ating TESDA Batangas? Sa ngayon po, ilan po bang mga mag-aaral natin o yung naka-enrolled sa ating TESDA? Sa ngayon ay sa target naming 750 this per semester. 400 trainees na ang ating naka-enroll sa ngayon. Sa ngayon po. Kumusta naman po yung ating mga kasalukuyang mga kurso? Ano po ba yung mga kasalukuyang kurso natin na bukas para sa ating mga kababayan? Sa ngayon, kagaya ng mga in-demand na trabaho dito sa atin sa probinsya, ang namumuna pa rin ng mga kurso ay yung mga kurso na under sa construction. Mm-hmm. Kagaya ng AB Equipment Operator, welding, plumbing, masonry, at saka pipe fitting. Yan ang number one. So, pumapangalawa diyan ay yung sa area ng tourism natin kasi bumabalik na ang sigla ng pagbisita ng ating mga turista. Kaya yung mga kurso sa food and beverage, service, barista, cookery, bread and pastry production ay in demand din. At pangatlo dyan ay yung sa sector ng information technology, yung contact center services at saka computer system services. At syempre dahil ang probinsya natin ay nakapokus din sa agritourism, so hindi nawawala na in demand pa rin yung mga kurso natin sa agriculture, kagaya ng organic agriculture production, agro-entrepreneurship, at saka agri-crop production. Kumusta naman po ang pagyakap ng ating mga mag-aaral sa mga pagsasanay, lalo tigit na banggit nyo kauna-unahan ay carpentry. Siyempre, narin yung mga masonry na binanggit ninyo, yung mga tile setting. Kumusta ho ang pagyakap nila na dati-rati, sinasabi nila, test na lang. Oo. Ang nakatutuwa dyan, Kuya Jun, dahil nga dati-rati, yung mga kurso sa construction ay inaayawan talaga ng mga kabataan ngayon. Mm-hmm. Dati. Pero ngayon, parang nakikita nila ang magandang oportunidad sa mga kursong ito. Mm-hmm. Kasi yung employment opportunities hindi lamang dito sa atin sa local na paggawa eh. Bagkus, kapag pinag-usapan ay yung in-demand job sa abroad, number one yung mga kurso sa construction. Mm-hmm. Kaya nag-iiba na ang pananaw ng ating mga kabataan sa construction program. Lalo tigit, Sir Jerry, na pagka sinabing TESDA graduate ay malaking porsyento, tama ba ako? Malaking porsyento ang meron ng agad trabaho? Oo, kasi basis sa tinatawag naming study on employability of Tibet graduates ay lumalabas doon na 78% eh. Kaya kung iraroundo, bali 8 out of 10 graduates ng Tibet ang kaagad na nagkakatrabaho after finishing their program. Mm-hmm. Meron ho tayong mga scholarship o iba't ibang mga programa na nakapaloob dito sa ating TESDA. Pwede ho bang ibahagi ninyo sa ating mga kababayan? Ngayon, ang mga programa ng iba't ibang scholarship ng TESDA, una, mga ini-implement namin ngayon ay yung sa Training for Work Scholarship Program, na kung saan itong scholarship program na ito nakapokus para ma-fill upan yung mga in-demand jobs sa mga emerging industry natin sa ngayon. So, sa lahat ng training program ng TESDA, libre yan, tapos merong daily allowance. Mm-hmm, daily allowance. So, bukod doon sa TWSP, ang
number one pa rin na tinatangkilik ng ating mga enrollees ay yung special training for employment program. Kasi itong programa na ito, maiksi, tapos dinadala siya sa iba't ibang community. Tapos, after ng training, binibigyan pa sila ng toolkit. Nang sa ganun, pagkatapos, pwede silang mag-create ng kanilang mga entrepreneurial activity at magkaroon sila ng sarili nilang business. At ang pangatlo, yung tulong trabaho scholarship program. Itong programa naman na ito, nakapokus doon sa mga workers natin na nawala ng trabaho during the pandemic. O kaya naman doon sa mga existing workers na gustong mag-retool or mag-reskill ng kanilang programa na kung saan ay kapartner natin dito sa pag-i-implement yung mga industriya natin. At yung regular na pre-TVET scholars natin, yung universal access to quality tertiary education, meron tayong isang programa ngayon sa RTC na pre-din yun, yung tinatawag naming, ang nasasakop na yung diploma program. Nabanggit natin kanina, balikan ko lang yung nakikwento natin na halos 8 sa 10 graduate ay nagkakaroon ng trabaho. May mga programa kayo dati, PD, na kumbaga katuwang ang mga iba't ibang mga kumpanya, eh nagkakaroon tayo ng mga job fair. Ano, ngayon ba may mga ugnayan pa rin tayo sa mga kumpanya na kung sakasakaling nangangailangan sila ng mga skilled workers, ay direktang nagkipag-ugnayan o may koordinasyon sa inyong tanggapan? Tama ka doon, Kuya Jun. Kasi part ng scholarship implementation, nire-required talaga yung mga training center natin o school na nag-a-avail ng scholarship na dapat strong ang partnership nila sa ating mga industry. Kasi part ng programa, yung employment assistance na in-extend nila sa ating mga graduate. So, bukod dito, siyempre, pakikipag-ugnayan natin sa PESO Provincial Office, sa DOLE, sa pag-participate natin sa mga jobs fair na sinasagawa nila, ay yung suporta ng iba't ibang sektor, kagaya nga ng DOLE, ng PESO, tapos yung PCCI, at ng other non-government organization natin ay tumutulong din para dyan maasistihan yung ating mga graduate. Ang mga training po natin, ang mga duration yan, hindi naman siya pang mga matatagal na kurso. Kundi ako nagkakamali, PD, ay parang mga ilang linggo lang ang kursong ito. Tama ko ba ako? Oo, yung kurso na, yung duration kasi ng training program, depende kung anong kurso. Ang pinaka maiksi dyan, yung 15 days, tapos ang pinaka mahaba ay 4 na buwan. Yung ganun. Nabanggit ko yun dahil sabi ko nga sa kaunting panahon ay malaking kaalaman ang mapapadagdag sa kanila. Dahil PD, parang ilang linggo lang naran o 2 linggo lang may get, parang ginanap yung ating Philippine National Skills Competition. Pwede niyo ba kaming balitaan? Alam ko parang dito rin lang naman idinaos yun, PD. Tama ka, Kuya Jun. So, noong nakaraang buwan nga, ay ginanap natin yung Philippine National Skills Competition noong March 27 to 31. At ang kagandahan dito, yung probinsya natin, yung Lyceum of the Philippines, ay isa sa mga napiling venue na pagdausan ng competition. Kasi yung venue, bali ginanap yan sa 8 location. Walong lugar. Oo, yung 7 sakop ng Manila at saka Taguig, at yung pang-8 nga, ginanap dyan sa LPU Batangas, yung competition natin sa cookery at restaurant service. Kasi itong Philippine National Skills Competition, ito yung paraan ng TESDA na ma-recognize yung kagalingan ng ating mga young skilled workers at mga graduate ng ating mga schools and training center. Para maipakita natin yung competitiveness ng skills ng mga Pilipino na may kagalingan, tapos yung good attitudes and values ay napaloob din doon. At ito rin yung paraan natin para mapili natin yung magiging representative natin
sa mga nalalapit na international skills competition. Mm-hmm. Nagkaroon ho ng awarding 2 weeks ago sa Taguig at nahihirang ang Calabarzon na pinakamahusay na overall champion tayo. Mm-hmm. At sa naiuuwing 4 na ginto, kung di ako nagkakamali, PD, ay 2 yata doon eh, nagmula sa Batangas. Tama ka, Kuya Jun. Oo, nakuha natin yung ginto na representative ng Batangas sa larangan ng restaurant service at saka ng CAD, computer-aided design. At meron ding si bronze din na naiuwi yata. Oo, nakakuha rin tayo ng 2 bronze dito. So, ibig sabihin, yung 2 nakakuha ng ginto sa na Batangueño, siya magiging representative natin sa international competition. Oo, tama ka, Kuya Jun. Actually, ang susunod na competition ay yung tinatawag na ASEAN Skills Competition na gaganapin sa Singapore this coming July. Mm-hmm. At pagkatapos ng competition ng ASEAN, meron pa rin nakatakdang World Skills Competition naman. Mm-hmm. Nagaganapin naman yun sa Lyon, France. Sa next year naman yun. Mm-hmm. Kaya kung papala rin sila dito sa ASEAN Skills Competition, eh, i-re-represent din nila yung ating bansa sa 2024 naman. Pagkamat umaasa tayo na kumbaga makapag-uwi rin tayo ng ginto galing sa international. Pero nakakagalak ko o nakatabaan ng puso na mula sa Batangas yung 2 nating kababayan na nakapag-uwi ng ginto, na kung di ako nagkakamali, may malaking pa-premyo din nung national competition. Tama ka. Bukod doon sa opportunity nga na i-represent nila yung ating bansa sa mga international skills competition, yung cash prize, malaki-laki rin naman. Kasi yung nakakuha ng gold, meron silang 30,000, yung silver, 20, at yung bronze, meron silang 15,000. Ang PESDA ang pinagmumula ng malaking bahagdan ng mga empleyado o ng kabuhayan, kinabubuhay ng ating mga kababayan. Sabi niyo nga kanina, may mga starting kit pa na ipinamamahagi sa mga sa mga graduate. Ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na kumbaga kahit na naman nakagraduate na, naman na nandiyan na wala pang trabaho, magdagdag ng kaalaman at magkaroon ng ikabubuhay PD at yung mga requirements po at paano kayo pag-ugnayan sa inyong tanggapan? Sa mga kabataan natin at kahit hindi kabataan, kahit yung mga may kaedada na, dahil kahit walang, pa senior. Dahil walang age limit. Oo, kasi ang scholarship program naman ng TESTE, walang age limit. Basta naandoon yung willingness at passion mo na magkaroon ng kaalaman para sa reskilling o kaya naman magbago ka ng pinagkakaabalan tungo doon sa principles na tinatawag naming lifelong learning, kasi di ba ang pagkakatuto daw wala namang katapusan niyan at saka ageless, ano. So walang age limit, basta naandoon yung passion, pwedeng makipag-ugnayan sa aming probinsya o kaya doon sa mga registered na eskwalahan natin na registered sa amin dito sa TESDA. At ang telepono naman namin ay laging bukas naman yan. Pwede nyo kaming tawagan sa telephone number na 402-4369 at saka sa 0917-140-8027. At ang kagandahan nga ng aming training program, talagang yung practical side ng training ay malaki yung porsyento at may ensure na lahat ng nag-training maa-acquire talaga yung skills requirement na kinakailangan ng ating industriya. Siya na lang, PD, yung assessment natin dun sa, kumbaga, mayroon ng kaalaman para magkaroon ng kanilang National Certificate. National Certificate. Tuloy-tuloy pa rin po ba? Oo, tama ka doon. Isa sa mga advantage ng graduate ng TESDE, mandatory nga yung kumuha sila ng
National Competency Assessment, na kung saan once na naipasa nila yung assessment na yon, meron silang national certificate na kinikilala. Hindi lamang dito sa ating bansa, bagkus sa abroad. At yun ay number one na requirement sa mga job opportunities para sila'y magkatrabaho. At parte ng programa ng TESDA ay nagbibigay ng libreng competency assessment ang TESDA. Kaya kasama yung, pwede kayong makipag-ugnayan sa aming opisina para ma-avail nyo yung tinatawag naming competency assessment and certification for worker na libre. Maraming po salamat, Piti, sa inyong oras at hanggang sa muli po. Thank you rin, Kuya Jun, sa pagkakatong pinagkalaw mo sa amin para yung mga programa ng TESDA ay maipaabot natin dito sa probinsya ng Batangas. Bukas po ang aming tanggapan, aming biyaheng Kapitolyo, sa anumang gusto nyo ipahatid sa ating mga kababayan. Kaya sa mga tagapakinig natin dito sa Biyaheng Kapitolyo, halina po kayo sa TESDA at i-avail nyo na po ang mga libreng training program at ang libreng National Competency Assessment. Parinin na, kaibigan! Ang ating pong Provincial Director ng TESDA Batangas, si PD Jerry Mercado. So, Ms. Jen, kanina may nag-comment sa atin. Basahin ko lang, paano daw makakapag-avail ng scholarship? So, ibinigay ho ni Sir Jerry yung numero nila. Pwede ho kayong makipag-ugnayan. At pasyalan po ninyo, nandito po sa Pihirera, sa lungsod po ng Batangas. Kagandahan po diyan, meron ho tayong alam. Halimbawa, graduate ho ng isang training diyan sa TESDA. Tapos hindi agad nagkatrabaho. Meron pang uling ino-offer, tuloy-tuloy ho. So, isang estudyante, ang daming kaalaman. Kaya kapag ka nangailangan, halimbawa, nangailangan ng pipe fitter. So, pasok siya. Biglang nangailangan ng welder. Abay, graduate din ako ng welding. So, marami siyang kaalaman. Nagiging, anong tawag doon? Kahit saan siya mapapuntang kumpanya na may pangailangan, pasok yung kanyang kwalifikasyon. 11 minuto makalipas ho ang alas 10 ng umaga, tayo ho ay dumako na sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong mga mainit at napapanahong mga pagbabalita. Ipinagmalaki ng Department of Budget and Management o DBM na naglaan ito ng mahigit 1.4 billion pesos na pondo para sa strategic programs ng Department of Labor and Employment ngayong taon na magbibigay ng trabaho sa mga kabataang Pilipino. Ginawa ang hakbang kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuhunan sa labor workforce. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangdangaman, kasama sa mga bubuhusan ng pondo ang Government Internship Program, Special Program for Employment of Students, at Job Search Assistance na tulong na rin ng administrasyon para maihanda ang mga Pilipino youth sa aktwal na trabaho. Sa ilalim ng 2023 National Budget, aabot sa 708 milyong piso ang inilalaang pondo ng DOLE para sa Government Internship Program, 108 milyong piso naman para sa Job Search Assistance Program at 769 milyong piso para sa Employment Facilitation Program, kabilang ang 585 milyon para sa Special Program for Employment of Students o SPES. Nakaangkla sa programa ang 3 6-month internship opportunities para sa mga deserving high school, technical, vocational at college graduates na gustong magtrabaho sa gobyerno. Tinatayang nasa 12,000 ang target beneficiaries ng ating pamahalaan. Ako, June, parang hindi pa ako kabilang dito. 8 araw bago ang itinakdang deadline ng SIM card registration, wala pa rin sa kalahati ng target ang nakapagparehistro dito.
Batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Information and Communications Technology or DICT, papalo lamang sa mahigit na 72 million SIM cards ang nairehistro sa tinatayang halos 169 million na target na irerehistrong SIM card. Nanguna pa rin sa registration tally ang Smart Communications, sinundan ng Globe Telecom at Ditto Telecommunity Corporation. Magugunitang ang SIM card registration ay sinimula noong December 27 at nakatakdang matapos sa April 26. Paalala mo, June. Walong araw mula ngayon. 8 days na lang. Oo. Nagbabala naman ang DICT na mga SIM cards na hindi mairirehistro bago ang deadline ay madideactivate at hindi na magagamit pa. Yan. So, alam mo, mahirap niyan, Miss Jen. Lalo na yung mga sabi, alay, di ako bibili na lang at magre-register din naman kayo. Siyempre, i-re-register nyo yun, yung bibili ninyong SIM card. Mm-mm. Ang problema pa yung dyan, numbers. Yung mga numbers na mahalaga sa inyo, mawawala yan. Ako po. Oo, mawawala yan. So, ang mahirap dyan, baka ngayon, walong araw na lang, ay baka sabi niyo, isang araw na lang. Ay pagka tayo ho'y nagkasabay-sabay, o kapag ilang araw na lang, naku, ay naalala ko ang network, baka ang hirap niyan. Oo. Naku, mag-register na kayo. Samantala, inanunsyo ng Land Transportation Office na hindi na required na sumailalim sa periodic medical examination ang mga may hawak ng driver's license. Yan. Ayon sa LTO, ito ay bilang pagsunod sa inamyendahang Memorandum Circular 2021-2285. Bakit na walang iyong microphone dyan? Okay, naririnig ko. Teka, hindi na kita narinig. Hira muna ikaw ng microphone. Ayon sa LTO, ito ay bilang pagsunod sa inamyendahang Memorandum Circular 2021-2285 o ang Supplemental Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10930. Nabatid na sa ilalim ng kautusan, kinakailangan na sumailalim sa regular medical examination ang mga driver. Gayunman, sinabi ni LTO Chief J.R. Tugade na hindi kasama sa mga sanhi ng mga aksidente sa kalsada ang kabiguang sumailalim sa kinakailangang PME. Sa ngayon, bagaman hindi na required, mananatili pa rin requirement ang mga mandatory medical examination bago mag-apply at sa panahon ng renewal ng driver's license. So, ganun pala yun. Tinanggal malapit mo na. Na ako. At least, wala na. Next year. Okay, pero kasi kung 5 years at saka 10 years nga naman, kasi pag walang periodic, yung kumuha ng lisensya niyan, nagkaroon na ng sakit. Pagka, ewan ko nga ba? Alas 10:16, sa kabila ng tila walang prenong pagtaso ng presyo ng pagkain, lalo na ng bigas, aabot po ng hanggang 2 kutsarang kanin ang sinasayang daw po ng mahigit 110 milyong Pilipino kada araw. Katumbas ito ng 7.2 billion pesos na halaga ng kaning nasasayang sa bansa kada taon. Batay po sa datos ng Philippine Rice Research Institute, aabot sa 2 milyon ang maaring makakain mula sa mga nasasayang na kanin kada taon. Yun, yung mga pagkabahaw ayaw nang kumain. Sa panig naman ho ng Department of Agriculture, inaasahang aabot sa 80,000 metric tons ang rice shortage simula July hanggang Setyembre. Ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na sadyang mayroong mga panahon na kaunti ang inaaning palay o tinatawag na lean months o lean season, kaya't kailangan mag-import. Base po sa monitoring ng DA, aabot ng 2-3 piso ang itinaas ng kada kilo ng bigas ngayong Abril kumpara sa piso noong isang buwan. Ayan. At posibleng maulit ngayong taon ang rice crisis noong 2018. Ito ang ibinabala ng grupong Federation of Free Farmers Cooperative o FFFC. Sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo at posibleng kakulangan sa supply ng bigas. Ayon kay FFFC National Manager Raul Montemayor, ang mga senaryo na nararanasan ngayon ay kahalintulad noong 2018. Bagamat sapat ang supply ng bigas sa bansa ngayong Hunyo, inihayag ni Montemayor na ang kakulangan ay maaaring maranasan sa lean months mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Hirap ng Tagalog.
Gayunpaman, ang tangi ani ang pinagkaibay ang kapangyarihan ang National Food Authority na mag-import noong 2018, bagay na wala sa kanilang mandato ngayon dahil sa rice ratification law. Idinagdag ni Montemayor na hindi dapat hayaan ng gobyerno na maulit ang crisis, sa halip ay maghanap ng solusyon habang kanya ring ibinababala na maaaring samantalahin ang mga hoarder sakaling magkaroon muli ng rice crisis. Ayan. Namumuro na naman. Samantala, bumaba ang bilang ng persons deprived of liberty o mga bilanggo sa Bureau of Jail Management and Penology. Batay sa ulat ni BJMP spokesperson Jail Chief Inspector J. Rex Bostinera, bagamat 126,000 PDLs ang nagsisiksikan ngayon sa 478 na kulungan sa loob ng BJMP, bumababa na ito ng 367%. Mula ito sa 600% congestion rate sa bilangguan sa kasagsagan ng gera kontra droga noong 2018, kung saan ayon kay Bustinera, mula sa dating 6 na nakakulong kada selda, ngayon ay nasa 3-4 na lang ang nakakulong. Upang matugunan sa ngayon ang nasabing usapin, nagkukumpuni at nagtatayo na ng mas malalaking jail facility ang BJMP. So sa atin siguro, sa isang araw, baka mapapaunlakan tayo ni Attorney Cabral. Kahapon ni kakwentuhan natin at baka next week ay mapapaunlakan tayo na makapangumusta sa ating mga kapatid na nasa bilangguan. Alas 10:20, nakapagtalaho ang Pilipinas ng, ito ha, baka akala nyo itapos na ang COVID. Nakapagtalaho ang Pilipinas ng 2,386 na bagong kaso ng COVID-19 at 20 nasawi nitong nakalipas na linggo ayon po sa datos ng Department of Health na inilabas kahapon. Naitala ang naturang mga kaso mula April 10 hanggang nitong ngang linggo, April 16. Dahil dito, tumaaso ang daily average ng bansa na nasa 341 kaso kada araw na mas mataas ng 23% sa mga kasong naitala noong April 3 hanggang April 9. Nakapagtala rin ang 20 nasawi, ngunit nilinaw ho ng DOH na may backlog na datos ito at wala daw pong pumanaw mula April 3 hanggang April 16. May 17 kaso ang nadagdag sa severe at critical na kondisyon, nakatumbas po daw po ng 0.72% na mga bagong kaso. Ingat-ingat pa rin po tayo at alam ko tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pagbabakuna. Oo nga, Jun, bakit may mga critical pa samantalang may bakuna na tayo? Hindi may lahat pa yung ating nagpabakuna ng booster. Yung booster, okay. Oo. Ayan, magkakaroon ng pagbabawa sa mga subject o asignatura sa mga fourth-year bachelor course na hindi naman kinakailangan pang pag-aralan upang makagraduate na kahit sa loob lamang ng 3 taon. Naku naman, abot pa kaya ditong anak ko. Ito ang naging pahayag ni Senator Sonny Angara kung saan tinalakay umano ito sa idinaos na alignment meeting ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ayan. Alinsunod sa tinalakay ng EDCOM 2, nagtakda na mga priority area para sa agarang reforma sa basic education. Ayon kay Angara, sa ngayon, aniya, wala naman sa plano ang pagbasura sa K-12 curriculum. Dahil hindi naman talaga todo-todong na ipatutupad ito. Ano ang ibig sabihin nun? Yung kasi inaano nila yung K-12. Wala naman, hindi man ibabasura. Oo, hindi naman, hindi babasura. Okay. Sa pagpapatuloy, binanggit pa niya na nakikita umano nila sa mga kurikulum ng mga kurso na may mga asignatura na hindi naakma o hindi kailangan. Samantala, tungkol naman sa issue ng mga graduate ng senior high school na nahihirapang makapasok ng trabaho, hinimok ni Angara ang gobyerno na magpakita ng ehemplo. Ang gobyerno dapat magpakita ng ehemplo na mag-hire ng K-12 graduates, dagdag pa ni Angara. Oo nga naman, kasi pinatupad ng gobyerno itong K-12 para daw kapag gumraduate na, pwede na magtrabaho. So, nahihirapan silang yung mga graduate ng K-12, nahihirapan humanap ng trabaho. Dapat pakita ng gobyerno, eto, kinukuha na namin. No? Pwede na siyang magtrabaho. Para kasing ang nangyayari ngayon, parang nagiging preparasyon lang si yung K-12, yung 2 taong additional para makapag, kung ano yung kursong nababagay sa college, di ba, Jun? Oh. So, ito yung tinatawag natin dati ng mga associate, tanda mo ba? Na pag 2 years graduate, pwede ka na magtrabaho. Muna. So, ito na yung
ano, katumbas, kung tama ako, yun, di ba? So dapat ang gobyerno talaga ay mag-hire na nito mga K-12 graduates para ipakita na handa talaga itong mga graduate na ito. Alas 10:23, sa harap po ng umiinit umanong maritime dispute sa West Philippine Sea, target po ng Pilipinas at Estados Unidos na bumuo ng isang security roadmap para po sa delivery ng US defense assistance sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Ito po ang tinalakay sa pulong sa Washington DC sa Amerika ni na Defense Secretary Carlito Galvez, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sa kanilang counterpart na sina US Defense Secretary Lloyd Austin at State Secretary Antony Blinken. Ayon po kay Secretary Austin, kabilang sa mga i-deliver ang mga priority defense platforms gaya ho ng mga radar, drone, military transport aircraft, coastal at air defense system. Gayunpaman, binigyan din ni Austin na masyado pa aniyang maaga upang talakayin kung anong mga particular na defense assets ang ipoposisyon ng US sa ilang piling base militar sa Pilipinas sa ilalim ng pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ipinunto naman ni Secretary Manalo na layunin lamang ng EDCA sites na ayusin ang military interoperability, tugunan ang mga posibleng humanitarian disaster at responde sa iba pang uri ng security challenges. Yan. Nakasaad din sa joint statement na 4 na opisyal na mula sa dating $80 million, itinaas na ng Amerika sa $100 million ang alokasyong pondo para sa pagsasaayos ng EDCA sites sa nailalaan bago matapos ang taon. May 20 million additional. Samantala, hindi dapat maapektuhan ang security at territorial interest ng China at makisausaw sa maritime dispute sa South China ang lumalalim na security alliance ng Pilipinas at Amerika. Ito ang babala ng China sa nagpapatuloy na pinakamalaking military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na sinimulaan noong Martes. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, hindi dapat maging target sa military drills ang anumang third party. Sa halip ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Asia-Pacific region. Wala namang binanggit si Wang kung paano tutugon ang China kung mapagtanto nitong nakaumang sa kanila ang pinaigting na security alliance ng Pilipinas at Amerika. Sa kakaugnay na balita, nanindigan po ang National Security Council na pagpapalakas sa kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines ang layunin ng pinaigting na security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Nilinaw din ng NSC na walang plano ang Pilipinas na makialam sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan po ng China-Taiwan bilang pagkilala sa One China Policy at prinsipyo ng Association of Southeast Asian Nations. Ayon sa ahensya, kaligtasan na mahigit 100,000 Pilipino sa Taiwan ang pangunahing prioridad ng gobyerno. Samantala, nakipagpulong na rin si NSC Advisor Eduardo Año ay China Ambassador Huang Zilian bilang pagtiyak na hindi para sa offensive operation laban sa China o pakikisausaw sa issue sa Taiwan ang karagdagang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites o EDCA. Alas 10:27, sabi umiinit daw ang tensyon. Alamin ho nga natin kung umiinit nga rin ang panahon. Raven, sobrang maalinsangan kahapon pero nakaranas daw ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating lalawigan. Ngayon bang araw, posible pa rin yung mga pag-ulan yan, Raven? Yes, Sir June. Ngayong araw po ay magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang panahon sa probinsya ng Batangas na may tsansa ng pag-ulan sa bandang hapon. Sapagkat umiiral pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko dito sa silangang bahagi ng ating bansa. At ngayong araw, buong bahagi ng bansa ay makakaranas ng generally fair weather condition maliban na lamang sa mga tsansa pa rin ng mga isolated na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot naman po ng mga localized thunderstorm. At wala naman po tayong minomonitor na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Samantala, sa hilagang parte ng Batangas ay may 45% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 42% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa kanlurang parte ay may 43% tsansa ng pag-ulan. At sa timog parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan.
Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa haring araw ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga at lulubog mamaya 6:09 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, lagi maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, 18 na po sa buwan ng Abril, taong 2023. Jis 29:27. Baka maikasas nyo, ha? Ino ang oras. May oras pa tayo para sa ilang mga pagbati. Siyempre, Binson. Yan, ito po. Pahabol po ulit kay... good morning po kay Ma'am Nelly Reyes, kay Ma'am Rosa Asilio. Good morning po. At ito daw po, Ma'am Jen. Pasalubong daw po from Ma'am Jocelyn Asilio. Yun! Pastor. Okay. Ayan, pasalubong sabi ng kapatid ko at si Rosa Asilio. Nakita ko nanonood din kanina si Mia Almares. Ma'am Jocelyn, alam niyo bang lahat ng damit niya iniwanan doon? At para lang para daw magkasya yung pasalubong na iuuwi niya. Ganun yan, di ba? Ganun yan. Oo, baka po magtaka kung ano yung tinutukoy ng mga ito. Tayo ay from, nagbakasyon lang tayo ng 4 na araw, June. At kanina nga madaling araw, naging flight, kadadating lang po at hindi na naligo. So, dito na nagdiretso sa opisina para po nga dito sa ating radio program. Hindi ko naman amoy na hindi naligaw, Miss Jen. Pero dahil sa sobrang dami ng pasalubong, si Miss Jen, sa susunod ho natin programa sa Tuesday, yung isang pasalubong na wala pang pangalan, ipararapol ko ho dito. So, abangan. Abangan ho ninyo sa Tuesday. Ayan. Baka mga gustong batiin yung ating mga nandiyan dyan. Yan, syempre, pinasasalamatan po natin ang ating technical team ngayong araw sa pangunan ni Christian Andal, ni Kevin Medrano, at ni Gian Marco Escamillas. Good morning kay Marlon Dimacuha Melgar na nakasubaybay sa atin ngayon at sabi, ito rin studio natin. So, itong studio natin ngayon, baka mga ilang linggo lang makalipat na kami ng studio dun sa aming bagong building, ano. Hopefully, Miss Jen, ano, doon na tayo magprograma. So, para mas maayos tayong makapagbalita sa ating mga kababayan. So, sa mga nakikinig diyan sa Talumpok Silangan, good morning, good morning. Hopefully, alam ko na kung kailan ba talaga ang piyesta sa atin. Gustong-gusto ko na maghanda. Sabihin mo dyan sa atin. Nag-uusap nung linggo, meeting nung linggo. Para kailan? Para maitakda kung kailan ang piyesta. So, malaman ko sa inyo kung saan ako mimimista dyan. Kala mo maghahanda tayo, ha? So, wala na kaming oras. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunuang maka-Diyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Muli po sa tulong ng ating Panginoon, sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay po nating ipakikita ang ating likas na katangian ng Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting muli. Ito po si June Magnaye. Patuloy po yung aangat at giginhawa ang ating pamumuhay hanggat tayo'y nagkakaisa, hanggat tayo'y nagtutulungan. Ito naman po si Jenny Asilo Aguilera. At ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Maraming marami pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Happy weekend! Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.